Sa kanyang mga tagahanga, siya ay isang artista na may mahusay na estilo at pagpapasaya. Sa mga babaeng nakatrabaho niya, isa siyang ladies man at flirt. Tinuruan niya si Elizabeth Oropesa ng art of the screen kiss. Para sa kanyang anak, siya ay isang napaka mapagmalasakit at mapagmahal na ama. Dumanas ng matinding kapighatian nang isa-isang mawala ang kanyang mga mahal sa buhay. Halika at ating alamin ang buhay ni Eddie Garcia dito lamang sa Sa ganap na alas 4:55 ng hapon, Huwebes, 20 ng Hunyo, 2019, nawala ang isa sa mga pinagpipitaganang kayamanan ng Philippine cinema. Pagkatapos ng 12 araw sa malalim na pagkawala ng malay, nakasunod ng pagkabagsak sa set ng kanyang teledrama, ginawa ni Eddie Garcia ang kanyang huling curtain call. Sa loob ng halos 2 linggo, ang mga tagahanga ng aktor ay isa sa binagsakan ng langit. Sa social media, bumuhos ang pagmamahal at mga panalangin para sa kanyang pagaling. At ayon sa mga nakapaligid sa kanya sa kanyang mga huling araw, nakipaglaban siya hanggang sa wakas na sinuportahan ng pagmamahal at suporta mula sa pamilya, mga kasamahan, mga kaibigan at mga hinahangaan. Siya ay ipinanganak na Eduardo Verches Garcia sa Huban, Sorsogon noong May 2, 1929. Ang panganay na anak ni Antonio Garcia, anak ng isang kapitan sa Hukbong Kastila at isang apangpangan mula sa Makabebe, Pampanga na nanirahan sa Buhi, Camarines Sur. Ang kanyang ina ay si Vicenta Verches, taga Huban, Sorsogon. Si AD ay may 4 na kapatid, Mila, Efren, Menchu at Santiago. Si Santiago ay naging assistant director ni Fernando Pu Jr. Matapos gumugol ng kanyang mga taon sa elementarya sa Sorsogon Elementary School, ipinadala siya sa San Beda College sa Maynila kung saan siya ay nagtapos ng high school at gumugol ng 3 taon sa kolehiyo at nagtatrabaho tungo sa pagkamit ng AB Psychology degree. Naisana niyang maging abogado, ngunit nadiskaril ang kanyang mga plano nang siya ay itinalaga sa Philippine Army noong 1946. Sumapi sa Philippine Scouts, isang unit ng Philippine Army na nakatalaga sa United States Army Philippine Department. Si AD ay nadistino sa Okinawa, Japan at nagsilbi sa mga puwersang pananakop doon. Noong 1947, binuwag ni Pangulong Harry Truman ang Philippine Scouts bilang isang opisyal na elemento ng US Army at sa wakas ay binuwag noong 1948. Ayon kay Eddie, sa isang panayam kay Ricky Lo noong 1984, handa siyang bumalik sa Okinawa upang magpatala bilang ahente ng CID. Sa kanyang magandang record sa Philippine Scouts, inirekomenda siya ng Provost Marshal na pumasok sa paaralan ng mga opisyal sa US. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Upang parangalan ang kanyang mga kontribusyon para sa kanyang paglilingkod sa Philippine Military, pinagtibay siya ng Philippine Military Academy Marangal Class of 1974 bilang isa sa mga miyembro nito. Noong 1949, matapos maglingkod sa Philippine Scouts, nagsimula si Eddie sa kanyang karera sa pelikula. Sa pagkukwento niya kay Ricky Lo sa parehong panayam, tumutuloy siya sa kanyang tiyahin na si Pilar Verches Irastorza na ang bahay ay nasa tapat lang ng Sampaguita Pictures. Nanonood siya ng mga shooting ng pelikula mula sa bintana ng bahay ng kanyang tiyahin. Si Eddie Romero na noon ay gumagawa ng eksena kasama si Mario Montenegro ay nakita siya at hinikayat siyang subukan ang mga pelikula. Noon lang inanunsyo ni Manuel Conde ang kanyang paghahanap ng 7 bagong mukha
Nagaganap bilang mga anak ni Duque Busto de Lara sa kanyang nakamamanghang swashbuckling costume epic. Siete Infantes de Lara 1950 na ginawa at idinirek mismo ni Conde. Kabilang sa mga pinalad na napili para sa proyekto ay sina Montenegro, Gianni Montiero, Amy Castelvi, George Sanderson, Albert Madison at Eddie. Noon, umanaw na ang kanyang ina habang si Eddie ay nakatalaga pa rin sa Philippine Scouts sa Okinawa. Pagkatapos ng apat na pelikula sa LVN Pictures, si Eddie ay nag-sign up sa Sampaguita Pictures noong 1950 bilang exclusive contract star sa loob ng 14 na taon. Siya ay naging residente ng studio na kontrabida. Napaka-epektibo niya bilang isang kontrabida na naalala niyang tinamaan siya ng payong sa ulo sa premiere ng pelikula sa Life Theater ng isang galit na matandang tagahanga ng pelikula ni Gloria Romero matapos mapanood ang pagtatangka nitong mulistiyahin ang berhen na reyna ng pelikula sa screen. Ang ilan sa kanyang di malilimutang pelikula sa Sampaguita Pictures ay Hilda 1956, Taga sa Bato 1957, Sino ang May Sala 1957, Kondenado 1958, Kamandag 1959, Tanikalang Apoy 1959. Ito ay sa Sampaguita Pictures kung saan hinasa niya hindi lamang ang kanyang pag-arte bilang artista, kundi ang kanyang huwarang profesionalismo. Sa panahon din ng kanyang Sampaguita Pictures, na magsimula siyang umani ng mga parangal sa pag-arte, nananalo sa FAMAS Best Supporting Actor sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Taga sa Bato 1957, Kondenado 1958, at Tanikalang Apoy 1959. Noong 1961, binigyan siya ng Sampaguita Pictures ng kanyang unang directorial assignment, Karugtong ng Kahapon. Batay sa isang kwento ni Clodoaldo del Mundo na serialized sa Tagalog Classics. Ayon kay Eddie, sa panayam kay Remy Umeres noong 1979, kahit noong Sampaguita days pa lang niya, ay nangangarap na siya ang mag-direct. Binigyan niya ang kanyang sarili ng 15 taon para magawa ito. Ngunit nakuha niya ang kanyang break sa loob lamang ng 11 taon. Noong 1969, nanalo si Eddie ng kanyang unang parangal sa FAMAS bilang pinakamahusay na direktor para sa pinagbuklod ang langit na pinagbibidahan ni Luis Gonzales at Gloria Romero bilang Pangulong Ferdinand E. Marcos at unang ginang Imelda R. Marcos. Ipinakita ang pelikula noong taong humihingi si Pangulong Marcos ng pangalawang termino bilang Pangulo ng Pilipinas at nanalo. Walang gaanong nalalaman tungkol sa pribadong buhay ni Eddie noong panahong iyon. Siya ay may asawa na may 3 anak at nanirahan sa 628 Paraiso Street, San Juan, sa tahanan ng kanyang asawa. Ayon sa kanyang nabubuhay na anak na si Ermin na pumanaw na rin noong March 13, 2021, nakilala ng kanyang ama ang kanyang ina, si Lucilia Schoenberg, isang magandang German Cebuana mestiza na ipinanganak noong November 29, 1927 sa isang barn dance sa El Deposito, San Juan. Nagkaroon sila ng 3 anak, sina Eduardo Eddie Boy Jr., Erwin at Elizabeth na ang palayaw ay Lisa. Sa kanilang 3, si Eddie Boy lamang ang sumunod sa yapak ng kanyang ama. Ngunit ang kanyang karera sa pelikula ay maagang nasira. Matapos ipakilala bilang Eddie Garcia Jr. sa Super G 1973 ng NV Productions kasama si Nora Honor sa titulo bilang superheroine na nakasakay sa motorsiklo. Namatay si Eddie Boy sa isang aksidente sa motorsiklo na iniwan ang kanyang asawa si Aida at 2 mga anak sina Elaine at Eduardo IV. Ang pagkamatay ni Eddie Boy ay lubhang nakaapekto kay Eddie. When asked by Ricky Lo, what was the biggest tragedy of his life? Nang ang anak ko, ang junior ko at ang panganay ko ay namatay sa isang aksidente sa motorsiklo. Siya ay 22 lamang. Nangyari ito noong 1970s. Ito'y masakit. Nalampasan ko ang sakit sa pamamagitan ng pagiging abala. Medyo na guilty ako.
dahil ang motorsiklo ang regalo ko sa kanya. Hindi doon natapos ang trahedya. Nawalan siya ng asawa dahil sa kanser at ang kanyang anak na si Elizabeth dahil sa atake sa puso noong 1996. Noong 1985, ang tahanan ng pamilya sa Paraiso Street, San Juan ay nasunog at kasama nito ang mga memorabilia at mga larawan ng pamilya ni Eddie. Ayon kay Erwin, napaka-responsableng ama ni Eddie, mapagmahal ito at maalaga. Pinagpatuloy ni Eddie ang kanyang karera ng walang humpay at may dedikasyon na may 653 acting credits at 37 directing credits sa kanyang pangalan. Minsan ay gagawa siya ng 5 pelikula ng sabay. Sa panahon ng 1970s at 1980s, siya ay palaging ang pinaka-busiest star of the year na may average na 20 pelikula sa isang taon. Noong 1975, gumawa siya ng 30 pelikulang nakabuo ng record at sa lahat ng mga taon na iyon, hindi siya tumayo sa isang shooting at karaniwan mauuna sa set na nauuna sa kanyang mga co-star. Sa kanyang mahabang karera, nagkaroon ng pribilehiyo si Eddie Garcia na ipares sa mga pinakakaakit-akit na artista sa Philippine cinema. Lahat sila ay may mataas na pagpapahalaga sa kanyang profesionalismo, sa kanyang hilig sa trabaho, sa kanyang walang pag-iimbot na pagkabukas palad bilang isang performer, sa kanyang pakikipagkaibigan at sa pagiging isang halos perpektong ginoo. Si Olivia Lilibet Romero ang live-in partner ni Eddie Garcia nang siya'y pumanaw. Shoutout kay Tony Suviga, Jojo at Ashley Yonko, Mel Maricris Marinel, Pops TV Official, Randy Santisas, Roy Vincent Malayo. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.